niyang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang tinatawag na diktador ng mga CPP, NPA, NDF at ng mga kalaban nila, mga dilawan, na mga politiko at grupo, si Rodrigo Duterte nagtaya ng kanyang karangalan bilang Pangulo at kanyang ipinatupad ang batas na naghahayag at nagpapahintulot na pwedeng ilibing si Apolacay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Don't take that away as a real stand of a true leader sa pagkilala sa mga previous leaders na kanyang nirerespeto at itinaya niya ang karangalan ng kanyang pagkapangulo given the fact na yung ganyan na uri ng desisyon ay palibing sa libingan ng mga bayani, si Apolacay Sr. Marcos ay isang very divisive and polarizing political issue. But Rodrigo Duterte took the challenge and he stood by the law. And so, ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi kayang may palibing ng pinsan nito na naging presidente na si Fidel Valdez Ramos ay kayang panindigan ng isang Rodrigo Duterte.